Magandang araw mga lods. At ngayon, mag-DIY tayo ng disposable vapes. Meron siyang battery halos 350 mAh to 600 mAh mga electronics katulad nito. Gumagana pa siya. So gamit na gamit natin ang charging IC nito, pwede nating i-DIY sa mga Bluetooth speaker. Ayan mga lods, dinadaluyan siya ng 500 mAh. So okay na okay ito mga electronics. At ang battery nito ay medyo matibay din naman at tatagal. Kaso mahina lang ang kanyang mAh. So ang gagawin natin dito kaysa itapon ay gawin na lang nating LED lights. Kung kayo ay nasa probinsya o nasa mga bukid, pwedeng pwede ito. O kaya pag nawala ng kuryente ay magagamit ito mga electronics kesa itapon. Madali naman itong buksan mga lods. Kaya dapat meron kang ganito. Dapat nag-iipon ka ng mga disposable vapes mga electronics. Hindi ka nabibili ng charging IC. Sabagay, mura lang naman ang mga charging IC. 10 to 15 pesos lang ay makaka-order ka na sa Shopee. Anyway mga lods, basic lang naman ang mga component ng disposable vapes. Meron siyang lagayan ng flavor o itong malambot na parang sa upos ng sigarilyo. At itong charging pin na may kasamang charging IC at pressure sensor na katulad ng mic. Pero hindi siya mic mga electronics. Siya ay pressure sensor na pag hinigop mo ay automatic mag-on ang heater. So, ayun mga electronics. So, ang gagawin natin dito ay kakabitan natin siya ng LED lights. Gupitin muna natin tong heater niya mga electronics. Tatanggalin natin tong heater niya. Tapos magkakabit tayo ng wire papuntang saksaka ng USB. So isa lang ang laman na battery nito mga electronics. Meron siyang 650 mAh. So dadagdagan natin ito mga electronics para matagal malabot. Ito naman na itong parang style mic. Ito yung kanyang pressure sensor. Sa loob nito ay merong charging IC, kaya nakarekta dyan mga electronics itong negative ng USB at positive ng USB. Then yung white light indicator light, ito namang kulay blue ay papuntang heater. Tapos yung positive at negative ay papuntang battery mga electronics para mag-charge. So yun lang, basic na basic ang connection nito mga electronics. Ayan mga electronics, dinadaluyan siya ng halos 600 mAh. Pinaka maximum na niya mga electronics, hindi na yan tataas ng mataas dahil control yan ng charging IC na pag napunon ay automatic na mag-off ng charge mo, kaya kahit makalimutan mo ay hindi siya lolobo ang battery o sasabog mga electronics. Ayan mga electronics, i-remove lang natin tong cotton na pinaglalagyan ng flavor, ng liquid flavor mga electronics. So na-remove natin at dadagdagan natin siya ng battery galing din sa vapes. At bakit natin dadagdagan? Para mas matagal siyang malobat. Pag dinagdagan mo to ay doble ang tagal.
At lalo na pag kinabitan mo ng mas matipid na LED ay kahit dire-diretso siyang bukas ng 3 araw o 4 araw ay gumagana pa rin mga ka-electronics yung mga matitipid na LED ang ikakabit mo. Pag yung malalakas ay madali lang siyang malobat, pero pag yung matipid ay okay na okay. Ayan mga ka-electronics, kasyang kasya. Ipaparallel lang natin to sa battery. So itest muna natin ang boltahe ng battery mga ka-electronics kung lobat ba siya o may charge. Tingnan natin kung ang boltahe niya ay okay. Ayan mga ka-electronics, 3.9 volts. Ang full charge nito ay 4.1 volts mga ka-electronics. Katulad din ng mga battery ng cellphone. So, itest natin kung malakas ang power mga lods, kung magbabaga ba siya o hindi. Ayan mga ka-electronics, sumusok siya. Then, nagbabaga pa siya mga lods. It means okay na okay pa to. Pwedeng pwede pa to mga lods. So ilagay lang natin mga lods para madagdagan ng kanyang milliampere hour. So pag nalagay ito ay okay na okay to mga lods. Tatagal na talaga ang kanyang battery mga lods. So ihinang lang natin mga lods. Gagamit tayo ng insulated wire. Hindi basta-basta wire ang insulated wire mga lods, dahil meron siyang coated na varnish. So kailangan nyo pa siyang talupan mga lods. Tatalupan natin gamit ang mini grinder upang maihinang natin sa battery ng ayos mga lods. Ayan mga lods. Pag wala tayong gawa mga lods ay ito ang ginagawa natin mga simpleng project. Kung baga pang palibang lang mga lods, pampalipas oras. So gamitin lang natin ang idea na naiisip natin mga lods. So ito nilalagyan ko ng soldering paste o yung durug na panghinang mga idol. Ito kadalasang ginagamit sa mga surface mount. Nagamit ko sa mga charging pin ng mga cellphone mga lods. Okay na okay ito, mas madaling maihinang. At gumagamit din ako ng karayom kasi sobrang liit ng hihinangan. Tsaka dapat ang panghinang mo ay yung maliit ang tip at nakabalik ko mga lods para madali mong mamanipulate yung paghinang mga lods. So i-tape muna natin itong mga lods upang hindi mabatak ang pinakang wire. Kasi ito ay gagalaw pag nailagay natin sa loob mga lods. Tsaga-tsaga lang maghinang mga lods. Medyo matagal-tagal din ng konting maghinang nito mga lods. Dahil maliliit ang kanyang paghihinangan. So, matagal din ng konti mga lods. Ayan. At pag natapos ay okay na to mga lods. Hinang lang talaga ang kailangan upang mabuo mo. So, ito isa. Tinalupan natin. Then, kauli-huli natin lalagyan ng battery na parallel na natin mga lods. Then ibalik natin tong charging pin. At ayan na ang itsura niyan. Meron nang nakalabas na positive and negative mga lods. Ang gagawin natin dito ay lalagyan na natin sa loob ng body ng vapes. Tapos tingin muna natin kung okay. Ayan, nagcha-charge mga lods. So okay na okay mga lods. Nagcha-charge. Ayan, umiilaw.
Then pagkatapos ang gagawin natin ay ilalagay na natin. At ang susunod naman natin gagawin ay yung paglalagay ng female USB socket. Yan mga ka-electronics. Itong ulo ng vapes na panghipak, mga lods, puputuloy natin. Putuloy natin ito, mga lods. Gagamitan natin ng grinder. Susulot natin yan dyan. Ang ilalagay natin ay socket ng USB, mga lods. So, putulin muna natin itong nguso ng vapes, mga lods. Pwede namang gamitin dito ay panghinang, pero ito na ang ginamit ko, mga lods, para diretso na siya, mga lods. Hindi na yung panghinang na minsan ay nagkakakulo-kulubot, mga lods. Matapos nyong putulin, mga lods, ay humanap kayo ng female USB socket. Makukuha siya sa mga sirang Bluetooth board o mga sirang power bank, mga lods. Yan. Kunin natin tong sa board ng Bluetooth, mga lods. Tanggalin lang natin. Itong Bluetooth socket, mga lods, mahirap tanggalin to pag panghinang lang ang gamit. So kailangan natin gumamit ng hot air. At kailangan natin gumamit nitong board tray, mga lods, o board holder, para matanggal natin ang ayos, mga lodi. Ayan, mga lods, tatanggal na natin. Pag natanggal natin ay handa na nating ikabit sa pagkakabitan, mga lods. Ayan, tanggal na agad. Pag nag-gasya na, mga lods, ay lagyan nyo lang ng glue stick, mga lods, para hindi siya gumalaw-galaw. So ihihinang muna natin, mga lods, upang gumana siya, mga lods. So mahirap maghinang pag ganito, so lagay muna natin dito sa board holder, mga lods, para maihinang natin ng ayos. Medyo maingay ang mga panabong na manok, mga lods. Panay tilaok ang naririnig natin, mga lods. So ihinang natin to. Pag nahinang na natin ay okay na to, mga lods. Ayan, okay na, mga lods, at subukan natin kung iilaw. Ayan, mga lods, nilaw na siya. So magagamit na natin siya pag nag brown out, or in case na emergency ay pwede naman siyang hindi pinapatay. Matagal siyang malobat, mga lods, kahit siguro mga 4 na araw nakabuhay yan ay umiilaw pa rin yan. Hindi ka nagagamit ng ilaw na digas, mga lods, kung nasa probinsya ka man na bundok. Medyo maliwanag din naman to, at magagamit natin ng ayos. Ayan, mga lods, kesa itapon natin. So itong vapes na to ay yung mga tinatapon. So hiningi lang natin, mga lods. Yung iba naman ay kukunin natin ng charging IC upang ilagay natin sa mga Bluetooth speaker, mga cellphone, pang remedyo, mga lods. Hindi tayo magja-jump, pero maglalagay ng diode na ikinakalobo ng battery, mga lods.
So okay na okay to mga lods. So saksak natin, ayan. Dinadaluyan siya ng 580 milliampere mga lods. Ayan. Pag naman doon na puno na ay matik na yan mga lods na mag-o-off na ang pag-charge.